Eto si Freddy, after mapainom ng Luya with Honey, kung napanood nyo ang isang video regarding sa pagpapainom ng Luya na talagang sapilitan. Dahil ito ang pinakamahirap painumin pagdating sa Luya. Talagang hate na hate niya ang lasa nito. Kaya, ang ginawa ko, binalot ko siya sa towel para iwas kalmot. Dahil talagang nagpupumiglas siya. Kailangan sanid puwersa. Kung malakas siya, kailangan dublin ang lakas natin para manaig yung gusto nating mangyari. Kaya, ayun. Napainom din siya sa wakas. At dahil napainom ko siya, gawa nung tinawag ko siya na pakainin, ayaw lumapit. Samantalang pag may pagkain, number one itong present. Tapos, yun. Yun pala, nung chinek ko siya, bakit parang may basa ang kanyang ilong? Ayun, yun nga, sipon. Kaya pala, ayaw tumalima. Dahil meron pala siyang mild sipon. Kaya inagapan ko kaagad para hindi lumala. Kasi once na lumala, napabayaan natin, palala ng palala ang kanilang kondisyon, hanggang sa magtaka na lang tayo bakit ayaw nang kumain, nadidehydrate na, dahil sa kanilang sipon na hindi natin kaagad naagapan. This morning, si Blue, past 5 o'clock ako nagising. Nagbilik ako ng halaman, chinek ko ang mga ibon, gawa nung nag-ingay sila, kaya ako nagising ng maaga. Okay naman ang mga ibon, wala namang kwan. Kumbaga, talagang gising na sila. And, 5:45, si Blue nasa labas na ng kalsada. Napansin ko sa kanya, fluffy ang balahibo. So, pagka ganung case po, mga kakat lover, pag makita nating parang unhealthy ang kanilang balahibo, agad na po nating bigyan ng solusyon. Huwag na po nating patagalin pa. Kaya, ayun, dahil nga, siyempre, pagka ganun na fluffy ang kanilang balahibo, ibig sabihin, meron silang iniinda. Kaya, hindi agad ako nagdadalawang isip na bigyan ka agad ng home remedy. Pinainom ko ng Luya with Honey, 1.5 ml. Pero hindi naman lahat ng 1.5 ml may inom dahil may matatapon at matatapon din gawa ng lasa. Ayaw na ayaw nila, dinudura ka agad. Ang importante, napainom ka agad ng home remedies na Luya with Honey. And, ayun, after 2 hours, yun, nanghingi na siya ng pagkain. Then, nung inobserbahan ko ang kanyang balahibo, nag-back to normal na. So, ganun lang po ang isa sa mga technique ko once na may mga iniindang pain ang aming mga alaga. Talagang inaagapan na kaagad. Ito si Witty na kasalukuyang nag-heal ang naglalagas na balahibo. Bakit, Witty? Natakot ka kay ate? Nagtapon kasi ng tubig yung ate niya doon dahil naglaba. Tinapon niya doon. Oh, wala na si ate. Nasa loob na. So, ganun po. Huwag lang po tayong magbigay ignore sa ating mga alaga once na meron tayong napansin sa kanila na hindi common. Kumbaga, yung ganilang gesture ay hindi na normal.
bawat isa sa kanila talagang ano, chine-check ko ang kanilang health kung meron silang nagbabadyang ubo at sipon. Dahil nung mga nagdaang mga 2 months ago, lahat sila nagkahawa-hawa sa bahing. That means yung nagkaroon sila ng sipon, nagkahawa-hawa sila gawa nung taglamig ng mga panahon ng burr. Yun. So far, okay naman sila dahil naagapan ko naman kaagad ng home remedy. Ito si Coffee na namamahinga gawa nung pinakikiramdaman ng kanyang baby. Napakalikot. Hindi pa namin alam kung ilan ito. So, ganun po ang sitwasyon ng aming mga alaga. So, regarding kay Reddy na nag-umpisa pa lang ang kanyang sipon. So, ganun lang. Once or twice, pag hindi pa nawala yung sipon, pinapainom ko ulit. Then, pag wala na, saka ko titigilan. Ganun lang po. Bakit? Nag-iingay ang aming mga ibon. Pinakain nyo na sila, be. Pinakain nyo na ang baby. Meron kasi yung isang inakay. Nasa nest box. Ano, be? Okay lang kayo dyan. Very good. Hindi ba kayo nainitan? Hindi kayo nainitan, be? So, hanggang dito na muna, mga ka-cat lover, ang maibahagi ko sa inyo regarding sa aming mga alaga na si Reddy na nagbabadya ang kanyang sipon. Hello, Reddy. Ano, medyo gumaan na pakiramdam mo. So, ganun lang po, mga ka-cat lover. Agap ka agad tayo once na meron silang uneasy sa katawan. Okay ka na, ready? Kaya next time, pag pinapainom kita ng luya, handa ka agad ng towel. Babalutin ka agad. Ano, ready? Dito kasi ako mas nahihirapang magpainom ng luya. So hanggang dito na muna, mga ka-cat lover, ang maibahagi ko sa inyo. Oh, bakit? Maraming salamat po sa inyong panunod. Bye!